COMELEC magsasagawa ng information caravan sa Tanza, Cavite ngayong araw para sa gagawing special election sa February 25. At House Speaker Martin Romualdez magtatalaga ng caretaker para sa Valenzuela. Kung bakit, ating alamin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe live. Angelique, pinag-aaralan na nga ngayon ang Commission on Elections na magsagawa rin ng special elections sa Valenzuela. Ito'y matapos na maitalaga bilang sekretary ng Department of Social Welfare and Development si Congressman Rex Gatchalian. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, hinihintay na lang ngayon ng Commission on Elections na maglabas ng Declaration of Vacancy ang Kongreso nang masimula ng COMELEC ang paghahanda para sa special elections. Magkakaroon po ng resolution ang House of Representatives declaring na vacant. Ngayon po titignan nila kung may pondo ang COMELEC pa natitira, doon po maaaring kunin yan. Kung wala naman po, yan po yung nangyayaring nangihingi kami ng special appropriations for that. Sa isang tweet naman, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na magtatalaga ng caretaker si House Speaker Martin Romualdez para sa Valenzuela. Pero giit ng COMELEC, nakasaad sa batas na dapat ay magkaroon pa rin ng representative at special elections. Caretaker po, hindi po siyang permanent representative eh. Yung caretaker po kasi kailangan po yan dahil hindi po pwedeng may vacuum sa government. Kung napapansin niyo po sa gobyerno, pag may nawala, merong caretaker or may OIC or may acting. Samantala, nagsagawa naman ng information caravan ng COMELEC sa Tanza, Cavite ngayong araw para sa special elections na isasagawa sa February 25. Ito ay botohan para sa magiging kongresista sa ikapatong distrito ng Cavite matapos mabakante ang pwesto ng italaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Congressman Jesus Crispin Remulla bilang kalihim ng Department of Justice. Muling pinaalalahanan ang mga botante sa kahalagahan ng pagkakaroon ng representative sa distrito at ang mga dapat tandaan bago ang araw ng botohan. Ito po ay para ipaalam sa ating mga kababayan dito sa 7th District ng Cavite na magkakaroon po ng special elections para sa kanilang congressman sa February 25. Mahalaga po ito dahil hanggang sa ngayon po walang representative ang 7th District ng Cavite. Meron lamang po silang caretaker in the person of Speaker Romualdez. Kailangan po talaga may representative sila. Bakit? Kailangan po merong magpaparating sa kongreso, mga batas at iba pa ng mga hinaing at pangangailangan ng 7th District. Apat na kandidato ang maglalaban-laban para sa special elections. Magsisimula ang botohan alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Nasa 355,000 na mga residente ng Cavite ang inaasahang boboto dito. Matatanda ang nabakante ang posisyon ng kongresista sa 7th District ng Cavite matapos kang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Justice Secretary si Jesus Crispin Remulla na nanalo noong nakaraang national and local elections. Angelique, samantala, kaugnay naman ng huling araw ng voter registration kahapon, ayon sa COMELEC ay naabot nila ang target na 1.5 million na mga bagong nagparehistro na maging botante para sa isasagawang barangay at SK elections ngayon namang 2023. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.